Hi everyone! Ako, kita na yung katabi ko. She is Miss Universe 1984 third runner-up. It's my honor to guest in my interviews, Miss Desiree Verdadero Abesamis. Ate! Hello! Good evening, good kung morning, ano man yun, o kung anong oras man po kayo nanonood. Hello po, and thanks for having me. Ate, it's my privilege kasi na-interview ko na si Aya, her daughter. Syempre, beauty queen din yon, di ba? At ano din yon, live, ano kumbaga, face-to-face interview yung ginawa ko noon sa na. New York, di ba? Kaya sabi ko, dapat ate, ma-interview din kita. Kasi napanood niya interview niya, interview kay Aya. Natuwa siya noon. Sabi niya, naiyak daw siya dun sa... Naiyak ako talaga. Sobra, naiyak ako. Kasi na-miss ko siya eh. Oh. It was a good interview actually. Kasi Aya naman sa very good girl. Wala kami naging problema talaga dyan. Kaya talagang, kita mo naman, naghawakan pa kami ng kamay, di ba, after. Na. Kasi talagang, ano, may connection kami sa bata. I mean, mabait na bata. And she grew up with you guys, no? Hindi na lang. Ate, you know what? Sinasabi ko yun sa kanya. I call her ate ha. Baka magulat kayo. Lambing? Yes. Kasi talaga mas matanda ako sa kanya. Lambing, nakasanayan na rin namin, di ba? You know, it was yung pagpapalaki niyo ni Jamie. Oh, okay. That was very evident doon sa bata. Talaga. Until now, kasi imagine, baka ang gamitin namin sa abroad na shows eh, di ba? Kasi based na po si Aya sa New York, as I said in the interview, di ba? Pero ate, let's talk about, mamaya na si Aya. Let's talk about Desiree Verdadero first. Yes. Kasi ate, I remember, top model ka na nun eh, nung sumali ka ng Binibining Pilipinas. Okay. You were one of those stalwarts already. Diba? Nag-PMAP founder ka. Mm-hmm. Tapos even before that, kasi bago ka maging PMAP dati, dapat kilalang modelo ka na eh. Diba? May actually, established name kata, ka. I joined Binibining Pilipinas twice. The original. Yes, the original, yeah. Ay, the original ba? Oo, I joined Binibining Pilipinas twice, 1982. Okay. And when Isabel Lopez won. Okay, I was the first runner-up. Okay. Tapos after that, in between, after that, nag-triumph model ako. Ay, triumph po. The triumph undergarment. Triumph model ako, 1983. Oo. So, Nung nag-1984, wala naman akong plano na sumali ulit eh. Itong si Mama, for some reason, silang dalawa ni Lampelo, dalawa na, sali na natin ng si Desiree ulit. Kasi dalagang-dalaga na yung dating ko. Bakit? Kasi when I joined, ba? Ilang taong ka noon? When I joined the first one, the 1982, I was only 19. Mag-gets. 18, magna 19 pa lang ako. So, nung sumunod akong sumali, mag-21 na ako in 1984. So, ripe na. Ripe na, sabi nila. So, without me knowing that nasasala ako sa Binibini 84, nalaman ko na lang na tinatawag na ako ng mga staff. Kami, Desiree, kasi I was very active already with Binibini. Nung after 82, I won the 82. First runner-up. Tumutulong na ako sa kanila, sa mga production anytime na merong... nai-involve ka rin pala noon? Oo, nag-active na ako sa kanila. Sa screening, sumasama na rin ako. So when they called me, tumutulong ako noon. 84 na yun, nag-screening sila. Tapos sinawag na din pangalan. Tumutulong ka pa noon? Tumutulong na ako noon. And tapos sinawag nila sa akin, Desiree, are you joining? Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi naman ako sasala. Bakit? Sabi, ito oh, may application form ka. Sino nag-fill up? Eh, sila mama. Yung uso pa noong panahon na yun, uso pa po yung gano'n. Sila mag-fill up para sa candidate. Yes, talagang sapilitan. Kung magapinikot nila ako. Pero it was successful ate. You know, it was one iconic hair that yes, you had, that 1984. Iconic in a way na yun ang natatandaan talaga ng mga tao. Oo, dahil. Napanood ko yun ate. Oh my God. Ano ba yung opening number yun? All Night All Long. Night. Ayun. I remember that. Kasi yung buhok mo talaga ganun-ganun. Oh, you know what I mean? Ganun yung hair niya nun eh. At nadala niya po yun sa Miss Universe. Yes. Pero ate, gusto ko lang maano, what really made you decide? Kasi successful ka na eh, na modelo na, mo eh. Na sumali ako ulit. Oo, na ano, ay, na sumali. Ay, kagagawa nga niya, mama. Pero wala. I'm sure in deep inside, gusto mo na rin. Hindi rin. Ay, talaga? Wala na akong, hindi ko wala na gustong sumali. Choice. Because nag-moda na ako after I won first runner-up. Oh. Tsaka, nakakatakos sasali ako ulit. Eh, paano kung talagang mawala na ako ng pwesto? Diba? So, yung pressure is on my part. Tsaka talagang nakakatakot. Lalo na noong panahon na yon. Yes. Hindi katulad ngayon, malalakas ang loob nila talaga. Yes, ngayon talaga, diba? May camp ka, may trainer ka. Noong time na yon,
kahit na nandyan sila mama, siyempre sa dami rin namin. Alam mo naman si mama kung magpasok ng mga candidates doon. Isang, hindi isang dosena, dalawang dosena. Oo, kanya lahat. Oo, oo. Kanya lahat. Hindi yan ang naging isang camp. Yes. At saka hindi pa sila ganun ka, ang training hindi pa talaga nun. Ang pinaka-training namin with mama, nagmo-model kami. Oo. Sa pasarela. Actual. Which is the pasarela. Oo. Tapos yung Q&A namin, hindi masyadong planchado. Kumbaga, magbasa ka lang kung ano ang kailangan mong basahin. Yun lang ang ano. Tsaka, sabi niya, hindi mo yung kailangan magkabisa, hindi ano ang kailangan. Natural lang. Dati parang you're like conversing with someone. Matanong ko lang ate, nung time na ba yun, ano ba yung current events? Issue ba sa question and answer sa Binibini Pilipino? Hindi. It's more okay. Of your daily life. More on you, the more candidate. More on yourself. More on what okay. You do with someone or on what your daily life niya. Kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw mo. Okay. Kung ano yung mga ideas mo, ano mga mga attributes mo na ginagawa mo, yun lang. And eventually, you were crowned Binibini Pilipinas Universe. Yes. Fast forward, Miss Universe. Oh my God. Ibang arena yun. It was international. Saan ba ginawa yun? Miami. Miami. Dati, di ba medyo ano yung Miami? Di ba New York, California, yes. Di ba? So, Miami. Ano nung ano yung naramdaman mo talaga? Nung tinawag ka muna as one of the 10? 10 muna tayo. Sa 10? Actually, mas naunang tinawag si Thailand. Si Thailand, tinawag siya pang 3rd. Ako pang 7. Pero when she was called, sabi ko, wala na. Hindi na ako kasama dyan. Kasi Asia. Asia na. Meron ng representative from Asia. Tapos tinawag nila ako, pang 7. Pero wala kang inkling nun? Hindi naman po sa modesty aside. Meron po akong nararamdaman. Kasi, parang ang feeling ko na hindi nila ako pinagpapahin, na parang nila ako tinatawag kami. Parang kailangan ako yung, nakita mo, ako yung model nila for Maybelline. Makeup, nakita ko. For Maybelline, which is, hindi ko unexpected yun. Nung panahon na yun, it was already assigned for the audience. Sa inyo. Regular lang po kami nanonood dati. So para sa amin noon, it was already assigned. Ay, si Philippines papasok. At morena ka pa. Diba? So it was unusual for them. Usually, diba, mga Latina yan, diba? Yes. Tapos nagulat, ako pasok siya. Alam mo ba, nung kinuha nila ako nun as the model, nagtatago ako. Kasi ang Miami po, ang weather po ng Miami is like Philippines. Mainit. Tapos yung time na yun, talagang summer nila. That was June, July. July actually yung contest. So, yung talagang at summer. The height of summer talaga yun. So, ang init-init talaga. At buti ka mo kung hindi Miami. Di ba tropical doon? Yes. Mainit. Oo. Mainit talaga. So, nagtatago ako. Tapos naririnig ko na lang. Ba't ka nagtatago? Bakas na mainit. Dahil sa poolside. Dahil lang sa ano lang, climate. Oo, tsaka diba? Nasa poolside kami. So, ba talaga? Doon ba ginawa yun? Yes, yung make-up session na yun. Kaya, di ba, nakita nyo makagaling ako. Kung makikita mo yun, ulit-ulit yun. So, nagtatago ako. Tapos naririnig ko na lang yung mga staff. Where's Miss Philippines? Miss Philippines? Where's Miss Philippines? Ako pa ganun pa ako kasi parang ang sungit ko na dahil mainit na. Here. Sabi ko ganun, here. Sabi niya, Miss Philippines, come. Sit here. Pinaupo ako. Yung pala, ako pala yung lagay ng model. So wala akong choice. Tapos ate, di 7 kang tinawag, di ba? Fast forward. 5 finalists. Oh my God. Ikaw ba yung unang pinag? Yes. I remember. Nakita ko yung video. Yun na yun. Ano yung naramdaman mo? Yun talaga, una ka pang tinawag. Finalists. Nung tinawag akong una, sabi ko, oh my God. Di talaga naisip mo na, oh my God. Oh my God, patay. Sabi ko na, ako yung unang to question and answer portion. Q&A, Sa Q&A, hindi mo na ako makakapasok dun sa booth nila. Sa booth, So talagang, sabi ko, hindi man ako makakapag-isip. So nervyos. Nervyos talaga. Sabi ko, kayo na kong bahala sa akin. Well, of course, he wanted to win. Of course. But actually, for us, it was already enough accolade. Mm-hmm. Bubasok pa sa akin. Kasi alam namin, isa ka na at least for runner-up ka, yes, diba? Yes, isa ka na sa mga runners. Or kung hindi ka winner, runner-up. Yun. So yun talagang una. Mas nauna sa akin yung kapa. Because I was the first one to be called. May Filipino community ba sa Miami noon? Ay, marami.
Marami. So, paano yung reaction nila tinawag as the first in the fight? Ay, naku, ang asagawa nila. Pero ako konti na kasi yung Pilipino mga nakano. Ah, nanood, oo. Pero I'm sure sigawan, paano yun? And talagang ako, masaya ako sa with the Filipino community because they're very, very hospitable talaga. Maski na doon ako. Every time na may dadalaw sa akin, nung wala po akong kamag-anak sa ano sa Florida, especially sa Florida, wala akong kamag-anak doon. Tapos as sa mga, isa sa mga waiters doon sa hotel na where we stay, isa lang yun. Siya pa nag-introduce doon sa community ng Filipino. Ah, kaya yung waiter na Pinoy? Wala ba tayo ano doon? Tapos every time na dumadalaw sila sa akin, dadalaw sila ng food ko. Wala ba tayong consulate doon? Hindi na ako nakapagano. Ay, hindi na. So, yung mga Filipinos na lang, sila na lang nagpa-party for me. Eh, kasi diba from Chatsilayan, who was third runner-up in 1980, she was another third runner-up in 1984, yes, diba? Yes, so yes. Parang in a way, parang ang bilis, agad meron na naman. Kaya siguro yung panahon na talaga na-consider na rin tayo, napapansin na tayo sa world map, diba? Sa ano. Although there was a lull later on sa bandang 2000s, diba? Pero nung 80s kasi, parang syempre, tapos sinundan pa ni Pebbles sa 1987, nag-top 10. So parang yung 80s, kinoconsider nilang parang ano rin, mahirap medyo, pumas. Medyo lull yung mga ano yun. Kasi after me, si nag-finalist si Pebbles. And then talagang sumunod na talagang nanalo si Miriam. Si Miriam Kamba. 1999. So ang tagal yun. Matagal. But kasi yung 80s na yun, I remember, it was considered, syempre, nung panahon dati, considered golden na rin. Kasi imagine, 3 years nakapasok tayo, di ba? Yes, yes. So, moving forward, after Miss Universe. Oh, okay. Okay. Bumalik ka ba sa modeling? Yes. No? Yes. And I was one of the, hindi modesty aside pa rin. Oo naman. Isa sa mga 10 models na parati nilang tinatawagan. For the information of everyone, please, kasi sabi po ni ate na modesty aside, totoo po yun. During her time, she was one of the top. Kaya nga, nung panahon na yun, tinanong ko sa sarili ko, bakit sumali ba siya? Eh, top model na siya. Pero syempre, nung nanalo siyang binibining Pilipinas Unis, ay, lagot. Kasi iba talaga eh. Tapos ganun pa yung hair niya. Kasi natatandaan ko yung Philippines, sabi, ay, ang taas ng score. Oo nga, buti nun may mga scores may na, ganun, no, nakikita nyo na. Nakikita namin computer. So alam nyo na talaga kung sabi ko mataas eh, ay mataas siya, pasok. Pero syempre ikaw di mo alam, kasi nandun ka nagko-compete. Kasi live nun eh, di ba pinapalabas. So, from there, from Miss Universe to modeling again, ano yung learnings mo from joining international, being a third runner-up in an international pageant doon sa pagbabalik mo sa modeling? Okay, actually, it humbled me more nung nanalo ako. Kasi hindi pwede kang nag-runner-up ka na tapos top model ka pa, isa saka sa mga top models. So kailangan mas, you have to be more humble. Tsaka may standard na. Yes, tsaka may standard. Mas mahirap na yun ang pumasok. Kasi parang role model ka na eh. Yes. Yun talaga, yun ang kailangan mo. Kailangan mo pangalagaan yung pangalan mo. Kasi they look up to you eh. Already. Yes, yes. Before tayo pumunta sa isang importanteng portion ng buhay mo, paano ate pag merong isang bata, no? Lumapit sa'yo. Miss Desiree, paano po maging Desiree Verdadero? Ano po ang dapat kong gawin para ma-achieve ko yung na-achieve mo? Okay. First of all, you have to train, di ba? Kaya you have to know everything. Simple lang, mag-aral ka lang. Like right now, you have to study current events talaga. Important yan kasi. Even politics. Yan. Basta basa lang ng social basa. Issues. Yes, no? Social issues. Very important yan ngayon. Tapos talagang you have to train. Ngayon. You have to pasarela. Train. You have to study yourself. Hindi mo naman kailangan magpagawa ng kahit ano sa katawan mo. But you have to, you know, develop everything ngayon kasi pinag-aaralan na ang pag-ano, pagpapadyan. Even sa modeling, nag-aaral kayo. Diba? Tapos, talagang dasal lang talaga. If it's your destiny to win, it will happen. It will really be for you. Kahit na
sasabihin nilang mga bashers dyan, sabi na hindi naman yan ang prototype ng ano. Katulad nung ngayon, di ba? Sorry, pero katulad nung nanalo na ngayon sa Forbes Binibining International, hindi nila ina-expect na siya manalo. Na siya kasi morena. Dahil morena, ang prototype ng international. Mistisa. Usually mistisa, kaya nakuha nila, nataas. Pero hindi eh, it's change of time eh. Iba na ngayon eh. Nag-evolve din. At saka talaga, it's really for her. The title is really for her. It's really for her. Kahit gaano kang kagaling, kahit gaano ka, pag hindi talaga para sa'yo, hindi uukol. Hindi uukol. Totoo. Kaya ako tinanong yun, ate, sa portion na to, kasi you were able to raise a daughter who followed your footsteps. Oh, yeah. Model, naging Binibining Pilipinas Grand International. As a mother and as a former beauty queen, what did you feel when Aya Abisanis decided to join Binibining Pilipinas? Ako, sabi ko, patay. Ako talaga, sa totoo lang. Si Aya kasi, she was in New York already. She's staying there na. Nag-work, di ba? Nag-work na siya. So, dun na siya nakatira. Tapos, umuwi lang siya, nagbakasyon po siya. Then, when she came home, nagbakasyon lang siya for 2-3 weeks, sabi niya ganun. Then, one conversation that we had, kami lang dalawa, kapwentuhan kami. Sabi niya, oh, wait, ma'am, sabi niya. Parang pahabol niya sa akin, ano, oh, wait, ma'am, I decided to, sabi ko, what? I decided to join. Siya ang decision niya talaga. Oo. Ha? Sabi ko, oh my God, talaga? Sabi ko, why? Why? Sabi niya, why not? Sabi niya, investment pa. Sabi ko, why? Why are you joining? Sabi niya, better try it and then regret it for the rest of my life. Sabagay, totoo yan. Sabi ko gano'n, okay, sige, ano, papano? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi September po siya nung umuwi. So, from New York. From New York. So, September siya umuwi, tapos umuwi rin siya kasi. So, what we did, sabi niya nun, sabi ko, will you go to a camp or something? Sabi niya gano'n, I decided to enter, Aces and Queens. So, sabi ko, sabi ko gano'n, kung yan talagang gusto mo, kausapin na natin si, ano, Si Jonas. Nag-appointment kami kay Jonas. Yun, doon na sila nag-usap. Hindi po ako nakikialam, hindi po ako stage mother, sa totoo lang. Kasi yung pagsali po ni Andrea talaga, ano yun? Pressure yun. Pressure, mas kawawa siya actually. It's pressure sa kanya yun. Sa akin, pressure din yun at the same time. Kasi... Siyempre mother ka. Oo, parang... Ano kaya to? Pagtutulungan itong anak. Tapos former winner pa. Oo, diba? Mas pressure ka. Talagang pressure sa kanya. Pero talaga, ang feeling ko talagang pagtutulungan talaga siya. Which is true. Anak yan. Oh, left and right ang bashing. Ang daming mga. Ay, mga ba? Ano? Please ha? Please lang. Oo, left and right ang bashing. Kawawa yung bata. Sana intindi walang naman nila, no? Na walang kalaban-laban. At saka hindi nila kilala si Ali. Napakapait na bata. Madaling magsalita. Yeah. Pero kilalanin niyo naman muna yung mga taong ginaganyan niyo. Don't judge people. Oo. Kasi hindi niyo alam kung ano pinagdadaanan ng tao. Tao lang kami. May mga puso rin kami. May mga ano kami. So, yun. Kawawa talaga. Kawawa ate, siya. Tanggalin natin pagiging Binibining Pilipinas Universe. Okay. As a mom. Ano yung nararamdaman mo? Pinapanood mo siya sa entablado. The first time, actually, si kasi hindi naman ako mother. Ikaw mother ka eh. Si Aya joined twice also. She joined 2018, yung time ni Catriona. Tapos 2019. The first time she joined, I didn't watch it. I didn't watch. I was there. We were billeted in Novotel. Ah, nandun ka lang sa Cubao. Nandun pero hindi ka pumunta sa ano? Di ako pumunta sa Araneta. Kasi nga, ang dami nang nabapash kay Aya. Na sinasabi na, pag-display naman ang display ng mami niya dyan kasi para ano, para mapansin, ka, para mapansin ng mga judges. Parang sakit naman nun, para maisipin niya sa anak ko, di ba? Andun lang naman siya, parang gusto rin naman niyang mag-compete, di ba? Wala naman siyang ibang bad intention eh. So yun lang, parang, why? So hindi ako nanood. Then nag-semi. Oo, nag-finally siya. Unfortunately, she didn't place any, di ba? Parang sa akin, masaya na kayo. Hindi siya nanalo, di ba? Totoo. Nanalo yung victory niyo. Okay, well, I have nothing against the winners. They're all deserving of the title. Pero huwag na. Huwag na idamay. Itigilan niyo na. Kung alam niyo lang, kasi ang iba nagko-conclude ka agad. And then, alam niyo ba, na umiyak talaga ako. Sobrang iyak ako. Not because she didn't win, just because sobrang
pagbabash sa kanya. Kaya as sama-sama niya. How did Aya take it when she was she just cried. Sa semi? She cried nung umuwi kami sa bahay. Pero syempre, di ba, she has to, parang kailangan niyang, ano eh, she has to give a brave front sa mga pag, sino mga kaharap niya. Mm. Diba? Pero nung pag-uwi niya, dun ko, dun sa abo. Amoy ba siya doon? Right after? The following day. Sumama siya sa inyo? Oo. Sa Novotel. Kasi hindi pa check out na sila after, during the contest. Ah, oo, tama. Oo. So, doon na siya nag-stay. And then yung decision niya to join again in 2019, what made her, were you instrumental in her decision? No. Di talaga? Hindi po pinabayaan talaga. Mo lang siya? Eh, hindi talaga. In both her. Sa ako ang mga decision niya. Kasi I don't want to be blamed. Oh, kung ano man yung ano niya, baka mamaya ako na naman ang isipin na, oh, pinipilit mo kasi anak mo, ganun. Hindi po, hindi talaga. Hindi ano naramdaman mo ate nung tinawag siya? First runner-up. I was so happy. No? Kasi, first runner-up? Yes. Kahit hindi title? Oo. Oh. Ang daming titles nun eh. Oo. She could have won one, di ba? Oo, oh, yeah. Well, ina-expect ko, pero yung pinagdadasal ko, at saka at the center, parang ang feeling ko naman magkakaroon siya ng title. Eventually. Oo. But the only wish of my daughter is to have a crown. Having the title first runner-up has a crown already. Oo nga, oo nga, oo nga. So, nung nagkaroon siya ng corona, tuwang-tuwa siya. As of to lang, tuwang-tuwa si Aya, kahit first runner-up. Sa akin din, okay na ako. At least, andyan na yung pinaghirapan mo. Meron ka ng corona. Oo. Diba? Pero, nanood ka ba nun? Nung gabing yun? Yun talaga, nanood. Ano yung ramdaman mo nung tinawag? As a mother, ano yung ramdaman mo? Hindi ako masyado makapag-concentrate. Naiyak ka pa? Naiyak ka. Ah, talaga? Tapos, pero hindi ako makaka-concentrate. At saka hindi rin ako tumitingin sa kanya. Nagro-rosary ako daw. Kamukha ko yung rosary ko, ganun na itsura ko. Gusto po. Tapos nandiyan pa yung mga binibili sisters mo. Oo. Diba? Ang gulo na nun eh. Diba? Ang gulo yun. Pero sasaya namin. Saya namin. Saya. Yung G1, ano, first round. Tapos eventually, si Aya na-proclaim na Binibining Pilipinas Grand International. Mm-hmm. Nagmana na sa'yo. May title na Binibining mm-hmm. Pilipinas. I'm sure it was a source of pride. Of nung course, nabinigyan of course, siya eventually na binibining. Marami rin naman nagsabi sa amin na I'm sure magkakaroon ng title. Hintayin nyo lang, meron yan. Magkaka-title yan. True enough, yun. Eh, nag-resign yung mo. Nag-resign yung isa. So, pumalit si Aya. Mm-hmm. But, weren't you frustrated na hindi man lang siya nakapag-compete? She didn't get the chance to compete. Wearing the Philippine sash. Yeah, of course. We were all hoping. Hindi naman niya, na-feel ko yun na parang sayang, ano? Sayang lang. Pero but the thing is, sabi ko, okay lang. Sabi ko gano'n, basta ang nangyari. Eh, meron. Pero nang, pwede na rin siyang tawagin yung binibining. Beauty queen na sa talaga. Kasi ang pressure noon, for Aya especially, because the mother is a former beauty queen. Mm-hmm. So, hindi naman siguro inaano niya sarili niya, kailangan maging beauty queen. Oh, okay. Of course, kahit pa paano, may ano pa rin yan, ilan, may mga bashers, oh, diba? Oh, sobra. Nakakadagdag sa pressure po sobra. Yun. Sobra. Kaya now, I understand why sila, Loya, and sila, Margie, hindi nila pinilit yung mga anak nila ng sumari. Pero ate, you belong to an elite group of binibining winners na nagka-place internationally. Ano yung nararamdaman mo sa adulation na binibigay sa'yo ng tao? Kasi, ngayon, pag-judge tayo sa Tiaong, Film Introduces, Binibining Pilipinas Universe 1984, marami pa rin nakakakilala. What do you feel at your age now na you are still being idolized by a lot? No, not sa... Ah, talaga. Ano yung... Ano yung give me siyempre, that feeling. Masaya pa rin ako. Kasi parang... At least, kahit pa paano, natatandaan pa rin nila ako. Oh. I mean, I'm sure for some reason, naging idol nila ako, naging idol hindi, ako. Hindi, ano kanina ho, nag-prejudging kami. Mm-mm-mm. When she was introduced, yung mga girls, pinapanood ko, nung binintroduce na si ate, nag-twinkle yung mga eyes nila. So, natakot sila. Inobservant ako eh, sa mga ganyang detalye. So, nakita ko nag-twinkle yung mga bata. Sabi, oh my God, third runner-up. Parang naisip lang. Sabi nila, gusto ko rin katulad niya. Naging katulad diba? Oo. How do you feel kapag ganyan ang treatment sa'yo? Nowadays? Minsan, ano mo, sa totoo lang, nahihiya ako. Talaga? Oo, nahihiya ako. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Di kasi ate, pinagtrabahuan mo yun. Oo, eh. Oo. You worked for it. Although, syempre, of course. Oo. Ano,
pride up, proud ako sa naging accomplishment ko. So, and then, somewhere or another, I gave joy to us nung pumasok ka sa ano. Bagets pa ako nun. I mean, hindi mo bagets. I mean, hindi mo masyado malayo yung gap namin. Kaya lang, I was already watching. So, of course, as a Filipino, na ordinary na watcher lang, it gave pride to me. Honor. Oo, yung honor. So, that's why I'm asking kung ano ba yung nararamdaman mo? Kasi for us, karangalan yun. Diba na until now, imagine, look at her. Look at her. Ha? Look at her. Nandun talaga, hindi mawawala. Tama nga sabi nila, once a binibini, always a binibini. Once beautiful, you'd always be beautiful. She is aging gracefully. Look at her. Look at her. Kung alam niyo katabi niyo, I'm sure nakikita niyo sa screen, nakikita ko sa screen. Eh. Look at her skin. Oh, diba? Look at her. Diba? Sana ganun ang disiplina ang makuha ng mga bata. Malaga. Diba? Kasi iba nakaka-disappoint lang. I don't want to name names anymore. But may mga iba kasi parang hindi naman pa ganun kalayo yung kanilang pagkapanalo. Parang hindi na naalagaan ang mga sarili. Diba? Well, minsan mana-mana rin yan. Namana ko to sa nanay. Ah, okay. Ito. So, talaga nasa jeans. Nasa jeans talaga. Kasi po, for the information of everyone, bukod kay ate, pamangkin niya po si Mafei Yu noon, who was top 5 in Miss World 2005, no? 2003. And then, of course, si Andrea Aya Abesamis. So, family of beauty queens. Diba? Family of beauty queens. So, yan naiintindihan ko siguro nararamdaman ni Aya noon. Kasi may first cousin, may nanay, may first cousin na beauty queens. You know, world, ano pa, placers. Diba? So, pero, buti na lang talaga. Kanina ko pa sinasabi sa'yo. And even everyday, sinasabi ko sa'yo pag nakakausap kita, you brought up your daughter very well. She's still that Aya Abesamis, who I first knew nung nag-audition, nag-go see sa Philippine Fashion Week. May mind yung, hindi, and, si Aya man, hindi man siya nakapag-compete for an international pageant. Pero naman now, talagang mas na-surpass niya yung aming ano, pagiging modelo niya. For models. Yun talaga ang aking dream. Oh. Actually, maliit pa lang ako. That's my dream talaga, is to be an international model. Talaga. And no, she was the one, she's the one na-fulfilled na second generation. Na yun. Pero okay at na, she's living her dream also. Alam niyo yung batang yun, very ano lang yun, tahimik din yun. Kung sabi nga ni ate dati, tatahimik lang siya sa ano. Si Aya din po tahimik. Tahimik din. Pagka may show, bilis noon. Pag nandito na siya at hindi nalilate kasi sabihin ng nanay, huwag kang malilate. Oo, mahiya ka. At saka hindi, mortal sinong mga late sa akin. Totoo. Ako din. Lalo na ako ay galit na galit ako sa mga late-comers. Ayoko yung mortal kaya, sinong. Pero disiplina rin si Aya, si Andrea, for everybody's ano lang, na talagang maging professional in her dealings. Yeah. In modeling and in pageantry. In everything that everything. You do. Oh. When you say something, you do it. Parang kailangan, on time ka, mahiya ka, give respect to others. Miss Desiree Verdadero Abesamis, I was really looking forward to this interview. Oh, mga siyempre patagal. Naman, Miss Universe, third runner-up. Malaking bagay po ito na nakausap ko siya. Although magkaibigan po kami. Yes. Pero gusto ko po talagang maka-impart pa siya ng more lessons sa mga, lalo na sa mga viewers ko na 14 to 25 years old. Yun aking market, maniwala ka man o hindi. So, so I just, lalo na yung mga budding beauty queens or models, I hope you learned something from Miss Desiree. Malaki po yung naiambag niya sa karangalan ng Pilipinas. Salamat. At saka po yung kanyang experience sa modeling. Lalo yung pag-discipline. Diba ate? Yes. So I hope you learn from this and you take heart kung ano man yung mga nasabi. Seryosohin niyo naman at saka pag-aralan niyo mabuti. Kasi totoo po yung sinabi niya na lahat. Yes. Diba ate? Oo. Kailangan diba? Talaga. Especially nowadays. Yes. Kailangan. So ate, thank you. Thank you. Mabuti naman at natuloy na. Natuloy na ang interview. Kasi after ko interview si Aya sa New York, sorry, ikaw naman ang susunod natin ha. Ikaw ayoko naman. Oh, ito na. Ngayon na, ito na. Wala siyang choice. Magkasama kami sa Chaong. So everyone, thank you for watching. Bye everyone. God bless.